Kamusta mga amigo? Sinasabing history repeat itself. Well, totoo pala talaga mga amigo. Dahil ang match up sa West at East semifinals ay pareho noong 2020 NBA bubbles sa panahon ng pandemya. Well, marami ang nagdi-discredit sa pagkakapanalo ng Los Angeles Lakers that time at sinasabi pa ng iilan na peke ang naturang kampiyonato. Parang imposible naman yon, mga amigo. In my opinion, NBA bubbles ay ang pinakamahirap na laban dahil walang home court advantage, walang fans interaction at ang mga player ay naka-isolate lang sa kanilang mga hotel. Kumbaga, bawal lumabas. So ang level ng mental health ay dapat sobrang taas mga amigo dahil nasa panahon ngayon ng pandemya. Matapos manalo ng Boston Celtics sa laban nila kontra Philadelphia 76ers ay official nang naulit ang history mga amigo. Kaya ang aabangan na lang natin mga amigo ay ang outcome, ang final matchup kung talagang mauulit ba ng perfecto ang history. Sa pagkatalo ng Sixers mga amigo, sinabi ni Joel Embiid na hindi daw sila ni Harden mananalo na mag-isa. Meaning, kinu-call out niya ang kanyang mga ka-teammate, kumbaga nakukulangan si Embiid ng tulong. Pero pangit talaga ang nilaro ni Joel Embiid at James Harden mga amigo, kaya naman binatikos ng mga fans ang dalawang superstar na ito. Lalo't nagre-reklamo pa etong si Joel Embiid na kulang sa tulong. Maging si Coach Doc Rivers ay hindi nakaligtas sa pangbabatikos at aminadong nanganganib ang kanyang trabaho at sinabing wala naman talagang ligtas sa trabahong ito. Sinisisi si Coach Doc Rivers mga amigo sa napakasamang pagkatalong ito ng Philadelphia 76ers. Hindi niya nahanapan ng paraan para mapigilan itong si Jason Tatum na gumawa ng 51 points at lalong hindi niya binigyan ng magandang looks ang kanyang dalawang superstar na nagresulta sa bad shooting night. Well, credit sa coach ng Boston Celtics dahil napigilan niya si Joel Embiid at James Harden. Kasado na ang game 1 sa pagitan ng Boston Celtics at Miami Heat sa Webes alas 8:30 ng umaga sa home court yan ng Boston Celtics. Ang Celtics ay may 1-2 punch scoring duo na si Jason Tatum at Jaylen Brown. Samantalang sa Miami Heat naman ay si playoff Jimmy Butler at Bam Adebayo ang nagdadala ng team. Kung titingnan natin ang stats mga amigo ng Boston Celtics, 5 sa kanilang mga player ay nag-a-average ng double digit ngayong playoffs. Si Tatum ay nag-a-average ng 26.4 points, 10 rebounds at 5.2 assists at sa kakatapos pa lamang na Game 7 kontra Philadelphia 76ers ay gumawa ito ng 51 points. Si Jaylen Brown ay nag-a-average ng 24.6 points, Marcus Smart 16.6 points, Malcolm Brogdon 15 points, Derrick White 13.7 points. Kung mapapansin natin, complete package din talaga ang Boston Celtics mga amigo from guard patungo sa center. Healthy na si Time Lord Robert Williams na laging starter kanina sa Game 7 versus Sixers at talagang malaki ang kanilang frontcourt para mapigilan itong si Joel Embiid at maiwasan ang mga mismatch kapag nag-switch. Magaling din na defender ang Boston Celtics, mapaperimeter man yan o sa loob ng pinta. Ang Heat ay gumagawa ng 7.5 steals sa last 11 games nito, samantalang 6 steals naman para sa Boston Celtics. Lamang na lamang ang Celtics sa blocks na may 6.8, samantalang 3.5 blocks naman ang Miami Heat na katanggap-tanggap naman mga amigo dahil mas malaki talaga ang frontcourt ng Boston Celtics. Sa points of turnover mga amigo, lamang na lamang ang Celtics maging sa second chance point at fast break points, ngunit lamang naman ang Miami Heat sa points in the paint. Sa total points per game, lamang ang Celtics kaysa dito sa Miami Heat. Sa Miami Heat, 8 player ang nag-double digit score ngayong playoffs. Napakarami din ang tirador ng Miami Heat. Sa pangunguna yan,
ni Jimmy Butler nag-a-average ng 31.1 points, Bam Adebayo 18.1 points, si Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin at Kyle Lowry ay nag-a-average ng mahigit 10 points. Lamang din ang Celtics sa 3-point shooting, averaging 15.4 3-pointers made on 39.4%, while the Heat is averaging 13.4 3-pointers made on 36.4% shooting, mga amigo. So sa coach tayo, mga amigo, magkakatalo, si Coach Eric Spoelstra ay veteranong coach at malupit na gumawa ng adjustment, samantalang si Joe Mazzola ng Boston Celtics ay rookie coach pa lang, mga amigo. Pero huwag nating mamalitin ang mga rookie coach dahil halos sa mga nakalipas na kampiyonato, nagwawagi ang rookie coach maliban sa Golden State Warriors last season. Malupit talagang banggaan ito, mga amigo, kaya kung baga ang main goal na magkabilang team ay kung paano mapigilan ang superstar ng magkabilang koponan. Ang pwedeng maging X-factor dito sa Boston Celtics ay itong si Malcolm Brogdon na malupit din maglaro, at sa Miami Heat naman ay ang veterano at subok na walang iba kundi si Kyle Lowry na talagang big time sa Miami Heat ngayong playoffs. Siyempre, aabangan natin kung mauulit ba talaga ng perfecto ang history. Samantala, pumunta naman tayo sa Los Angeles Lakers versus Denver Nuggets, na unang magbabanggaan sa Miyerkules alas 8:30 ng umaga sa home court yan ng Denver Nuggets. Ito ay rematch ng laban nila last 2020 sa NBA Bubbles, bagamat iilan na lang ang original player na natitira sa magkabilang koponan. Unahin na natin ang stats, mga amigo. Si Nikola Jokic ay nag-a-average ngayong playoffs ng 30.7 points, 12.8 rebounds, 9.7 assists at 0.7 blocks per game. Siya ang leader sa points, assists, rebounds at blocks, maliban sa steals na si KCP ang nanguna na may 1.4 steals, mga amigo. Well, dati pa sa Lakers ay talagang maaasahan na perimeter defender itong si KCP. Sunod dyan si Jamal Murray na may 25.9 points at may apat na nag-a-average ng mahigit 10 points, mga amigo. Samantala sa Lakers naman, nangunguna si The King LeBron James na may 23.4 points, 10 rebounds at 5.3 assists. Anthony Davis, 21.2 points, 14.1 rebounds at 1.4 steals, samahan pa ng 3.3 blocks, mga amigo. So talagang halimaw sa depensa etong si AD sa loob ng pinta. Si D'Angelo Russell ay nag-a-average ngayong playoffs ng 15.7 points, Austin Reeves 15.4 points at si Rui Hachimura ay may 11.2 points ngayong playoffs. So lamang dito ang Denver Nuggets, mga amigo, sa points dahil sila ay nag-a-average ng 115.8 points at ang Lakers naman ay 112.4 points. So ang labanan, mga amigo, ay AD versus Nikola Jokic, dalawang big man na talagang halimaw ngayong playoffs. Si Joker sa opensa, samantalang si AD naman ay sa depensa. Sa opensa, pwedeng gamitin ni AD ang kanyang bilis laban dito kay Nikola Jokic, at dapat talagang salakayin nila ito o targetin nila ito sa opensa si Joker, at hanggat maaari ay i-foul trouble nila ito. Tandaan natin, mga amigo, si Joker ang leading scorer at initiator ng opensa ng Denver Nuggets. Kaya kapag nawala ang rhythm ni Joker, ay pwedeng matalo nila ang Denver Nuggets, mga amigo. So ang goal ng Lakers ay limitahan ang pagposte ni Joker, mga amigo. So hindi si AD ang makakapigil kay Joker dahil sa size at lakas ni Joker na malupit din talaga sa poste. Kaya pwedeng maglagay ng ibang katawan ang Los Angeles Lakers dito kay Joker. Pwedeng ipasok si Mo Bamba o kaya si Tristan Thompson, mga amigo, para maiwasan mabugbog ng gusto si AD. Ito ang ginawa ng Boston Celtics kay Joel Embiid, mga amigo, kung saan pinagsabay ng Boston Celtics na ipasok si Al Horford at Time Lord Robert Williams para mapigilan etong si Embiid. Kaya naman, ang resulta, hirap na hirap gumawa ng score si Embiid.
Ginawa din dati yan ng Los Angeles Lakers noong 2020 kung saan si Dwight Howard ang pinagbantay dito kay Joker. Ang kagandahan din mga amigo sa Denver Nuggets ay meron silang MPJ, KCP, Murray at maging itong si Aaron Gordon na kaya din talang kumuha ng load sa opensa. Huwag din natin kakalimutan mga amigo na number 1 defensive team ang Los Angeles Lakers ngayong playoffs. Lamang sila sa blocks na nag-average ng 7.1 blocks, samantalang 3.6 lang para sa Denver Nuggets. Lamang din sila sa second chance point. Ngunit lamang naman ang Denver Nuggets sa steals, points in the paint at pass break points. Sa 3-point shooting, lamang ang Denver Nuggets na may 11.3 3-pointers made on 29.7%. Hindi yan nagkakalayo sa Lakers mga amigo na medyo efficient ng kaunti, na nag-average ng 10.4 3-pointers made on 31.5% mga amigo. So parehong hindi naman 3-point shooting team ang dalawang ito, na ayon nga kay LeBron, ang kanilang priority ay atakihin ang loob ng pinta. Ang Lakers ay napakaraming bala sa opensa, andyan si Rui Hachimura, Austin Reeves, Dennis Schroeder at maging itong si D'Lo. At isama na natin etong si Lonnie Walker DeFort mga amigo. Kaya naman, hindi na kailangan pang kumailang gusto ni The King LeBron James. At kapag kumakayod pa lang gusto si LeBron, lalo na sa pagpapacilitate ng opensa, good things will happen. Gaya ng ginawa niya sa Game 6 kontra Golden State Warriors. Dahil sa kanyang pag-drive, may higup niya ang depensa ng kalaban at malilibre ang kanyang mga kasama. Kaya pag sinamaan pa ng swerte ang shooting ng mga supporting cast, mahirap matalo ang Lakers. Pwedeng i-apply ng Nuggets ang ginawa ng Golden State Warriors na isinasama nila sa pick and roll itong si Anthony Davis para mawala sa loob ng pinta at makapag-drive sila. Kaso sa tingin ko ang Lakers ay gagamit din ng big lineup at paniguradong dalawang gwardya lamang ang ilalagay mga amigo. Kilala si LeBron mga amigo sa mismatch hunting. Kaya patalinuhan na lang talaga mga amigo. So pwedeng targetin nga ni LeBron itong si MPJ na mahina sa depensa at itong si Jamal Murray kung sakasakali man. So sino ang napipili niyong manalo sa laban ng Denver Nuggets versus Los Angeles Lakers? Miami Heat versus Boston Celtics.